Teka, kung Lucy, kung Ace, alam mo, topic namin nung kailan nila Mike Abe at ni MJ, itong Facebook. Kasi ako talaga, nag-file na ako ng resolution in aid of legislation para tingnan na yung censorship setup ng Facebook. Nagulat ako ha, si Mark Zuckerberg was, sino tong congresswoman from New York, yung babae, magaling to eh. I don't know kung Lucy, kung kilala mo to. Basta sikat to, kahit sa mga bata dito sa Pilipinas, kilala tong congresswoman na to. Tinatanong niya, sabi niya, nag-censor ba kayo? Sabi ni Mark Zuckerberg, hindi. Kasi parang ang galit ni congresswoman of the US, parang merong mga hate ads or hate statements against the black, racist ang tingin niya. And si Mark Zuckerberg pa nagsasabi mismo na as much as we can, basta wag lang hate at saka violence, pinapabayaan namin ng political ads. Alam mo, hanggang ngayon hindi nag-i-hearing ang Kongreso, tapos na yung budget natin. But I think in the coming 2022 elections, to be fair with everyone, kailangan pag-usapan na to. Kasi maraming na-observe, no, may kinakampihan yung ating kasing, ang tawag nila dyan, yung mga censors. Yung third party, tinasabi lang trackers or sensors, hindi talaga Facebook yun eh. It is a third party hired by Facebook. Sila yung nagsisensor. And nagulat ako, for example, sa page ko, hindi ako pwedeng mag-boost. I don't know kay Kong Ace or kay Kong Lucy kung nagagawa nyo na yan. But bakit ganun? Eh, ito lang nga yung sinasabi nating leverage. Mura, social media, at mapaparinting natin yung mensahe sa ating mga constituency. What is the reason why you can't boost? Well, before, I think it was because of ivermectin. Pero marami ng outside of that issue na hindi nila pinapayagan. I'm not sure how... Kaya nga, gusto ko malaman, ano ba yung mechanism niyan? And naintindihan ko rin, marami akong kaibigan na, I don't know, kung kay Kong Ace, nakapag-boost siya, or ikaw Kong Lucy. Pero hindi rin pwede. So, dapat, ano ba yung pwede at hindi pwede? And, o dapat yun, maklaro lang ano yung parameters, no? Kung ano yung pwede at hindi pwede. So, have you been able to boost your page? I'm not active kasi on Facebook eh. Ikaw Kong Ace. Ako hindi rin. Hindi nga ako marunong ng mga boost na yan. Ngayon ko lang na ano. Eh, ang tingin ko lang, yung... kasi isang question din yan kung Mike, kung Lucy, no? Remember, under our laws, election laws, limited yung ating... campaigning, no? In terms of expenditures, di ba? Alam natin yan because we submit yung statement of campaign expenditures 30 days after the elections, di ba? Number two, limited din yung ating yung oras sa media, no? TV, radio, and print, no? So I don't know how COMELEC will be able to monitor yung ads or yung campaign ads ng mga kandidato ngayong 2022. Eh wala Marco. Naman tayong, 'di ba? Wala naman tayong way to control yung campaign ads. Halimbawa, yung isang leader mo, yun na nangangampanya for you. So, I don't know how exactly will COMELEC implement this law. So, medyo ano yan, medyo question ito mark kung isa, kung Lucy. Alam nyo ba na ang Facebook, pagka yung hindi video at hindi picture, yun lang caption, yung words, yan ay hindi kumakain ng cellular data. So, even from the poorest of the poor, kung sila'y nasa Facebook at nagsabi kayo ng statement, mahaba, nagsulat kayo, hindi kumakain ng cellular data yun. That is an agreement with Smart and Globe. So anong ibig sabihin? Pag hindi sila kumakain ng cellular data, wala silang binabayaran. Pag wala silang binabayaran, walang taxes. So even on that basis alone, merong advantage kaagad ang Facebook. So ang tanong nga natin, kunyari kung Ace, nagsulat ka, binus mo sa Surigao, mababasa ng mga kababayan mo, biglang sasabihin lang, hindi pwede. Hindi ka pwedeng mag-boost. Bakit? Di ba? Kunyari, wala ka naman sinasabing masama. Nilagay mo lang yung mga achievements mo. Iyan ang mga importante mapag-aralan natin at malaman din natin talaga ano yung parameters ng Facebook. De, tama, I agree. I wouldn't mind kung walang Facebook for the period of campaign. Kasi hindi naman ako talaga mahilig sa Facebook, no? Hindi naman ako nag-Facebook talaga. But, Instagram, yes, oh, I do.
Because I do follow Lucy Torres there and you know in Instagram, no? And mga food, usually mga food yung sinusundan ko. Kung isang stand ko, ano, pabayaan lang lahat lumabas. Huwag lang nag-incite to violence. Diba? Kunyari lang may... Siguro, tama nga yun, no? Dapat pabayaan na lang. Ang problema kasi, how can Facebook say stop someone from hitting you hard? Halimbawa, nag-fabricate ng kwento against Mike Defensor, diba? How can now Facebook control that from being shown or being posted or being circulated in the whole of the Facebook mechanism? So parang lugi naman tayo kasi parang it will put you in a defensive stance. Eh ba't tayo magde-defensa kung alam nating fabricated, di ba? Eh, hindi naman nating dapat gawin yun. Yun lang ang... yun ang isang usapin sa Facebook. Meron silang parang ano eh, you write Facebook, tapos kunyari, reklamo mo, and then they will say, okay, bawal to. Or itong posting na ganito, bawal to. Pero, yun lang. Parang kailangan natin malaman. Yeah. Pero alam mo, it is only Facebook that people can really engage. Kaya sabi niya, kung Lucy, parang ganito, ganito, hindi mo ginawa to, hindi mo natapos tong batas ng Department of Disaster and Resilience. Then kung Lucy can say, hindi ah, natapos ko to, pero ganito. I mean, it's the only platform where people can really engage and talk. At nagulat nga ako, yung nabanggit ko sa inyo, hindi ko makain ng cell data ang Facebook basta wag lang yung picture at saka wag lang video. So anything you put on Facebook written, ilagay ninyo sa district nyo, hindi kakain ng cell data sa constituents ninyo. Interesting. I never knew that. Ako rin, hindi ko rin. That's the first time I heard that. But mahirap kasi tanggalin yung ano, mahirap tanggalin yung Facebook or social media, especially at this time na during the pandemic when a lot of people are locked in. Yun lang talaga yung, that's the only way we can really reach our constituency in an extensive way, no? And I don't know, although the cases are going down, I don't know what it will be like come April when the campaign season, come March pala, when the campaign season really starts. I don't know what the state we will be in, kung pwede na ba tayong mag face-to-face talaga na campaign. Will it be considered a super spreader event? Only time will tell, no?